Actually, I presented this last 2018 sa Singapore Drupal Camp. And ito lang din ang gagamitin ko. Okay, so sino ba ako? I'm Gerald. So currently working as a customer success engineer at Pantheon. A DevOps practice owner since 2013. Drupalista since 2010. Member din ako ng Drupal Pilipinas. Filipino, yeah. And yep, that's my handle. Drupal.org and GitHub. Okay, so key topics. So pag-uusapan natin paano mag-setup ng CI using Drupal 8 sa Pantheon. Tapos BDD or Behavioral Driven Development with BHAT, Composer Managed Workflow, Local Development with Lando, kung sino yung naka-attend ng toko kahapon. So, gagamitin lang din natin ulit yun. And Pantheon and Terminus. Okay. Wait, ganito. Okay, so continuous integration. So, what is CI? So basically, it allows you to integrate your changes to your server automatically. Okay, so it's a development practice that requires developers to integrate code into a shared repository several times each day. Each check-in is then verified by an automated build, so allowing teams to detect problems then early. Yep. So later, maintindihan niyo yan how it works. Okay. So, bakit nga ba kailangan natin ng CI? Kasi since then, nagde-develop naman tayo, like, nag-umpisa. Siguro kayo, yung iba dito, nag-umpisa Dreamweaver. Tapos, pag tapos na sa local, i-upload via SFTP, mga ganun. So yeah, bakit natin kailangan ng workflow or ng CI workflow? So isa rito is, isang rason is yung higher quality code dahil merong testing na automated na hindi kailangan gawin ng tao, which is pag tao kasi nagtetest, minsan merong nasiskip, so hindi talaga siya ano, kumbaga kailangan ulit-ulitin para ma-verify, mga ganun. And it increased developer efficiency kasi ang focus mo na is sa pagsusulat ng code, hindi mo na focus yung pag actually pagte-test or mga pagte-check, pag tingin ko meron kang sablay, mga bugs, mga ganun. Bahala na yung automated testing na mag-detect nun. Okay? So, reduce integration risk. So, usually kasi pag walang CI, halimbawa, assuming na buong team nagde-develop through GitHub, for example, or GitLab, or Bitbucket. And most of the time, lalo na kung hindi ganun ka-proficient yung ibang team member sa version control, kung minsan na pag-merge nila na nawawala yung changes nung kasama nila, mga ganun, na-overwrite. Dahil merong merge conflict, then pag-resolve nila manually, ayun, nawala na yung ibang changes. So, mga ganun. So, with CI, madedetect ka ganyan sa early stage. So, yeah. Happy ang buong team pag merong automated na, no, na workflow kasi mas mabilis yung ma-check yung mali. Kasi magpa-flag naman siya. Okay. So, less time deploying. Mas mabilis nga naman siya actually. Depende sa process or sa mga pinapagawa nyo sa ano nyo, sa CI. Marami pang iba. So, later on, matatackle natin. Huli yung animation ko. Alright, so before we proceed, pag-usapan muna natin saan tayo nagsimula. So, yep.
So nagsimula tayo nung panahon ng HTML, CSS, JavaScript. So static website, mabilis, high performance siya. Madali i-scale kasi hindi kailangan, hindi nagre, ganitong website hindi nagre-require ng web server na marami, mga tulad ngayon na naka-load balance. So yeah, but then features are limited kasi nung time na yan, wala pa namang database. Kung gusto mo ng dynamic web application, not possible kasi ano lang siya, static. So yeah. Then, na-invento yung database, na-invento yung mga scripting language, so PHP, MySQL. Now, yung backend natin, yun na yun, hindi na diretsong HTML. So, nagkaroon na tayo ng mga CSS processor, mga ganun, preprocessor. So, mini-minify na during deployment. Kasama rin yung JavaScript, pati yung mga assets. Meron ng mga optimization na nangyayari. Then, nagkaroon na ng mga SaaS, mga ano pa ba yung counterpart niyan. So, meron ng Drush sa Drupal, nagkaroon na ng WP CLI sa Composer, sa WordPress. Tapos, nagkaroon ng Composer sa workflow natin. And, meron ng goal for building assets. So, yun. Tapos, sumulpot si Selenium for testing, si Bihat, ganun din. And, dumating si Git version control para sa code versioning. Tapos, dumating si Jenkins or si Hudson, Travel CI, Bamboo, GitLab, Circle CI, yung mga CI/CD. So, naging komplikado na lahat. So, ayun, mas lalong gumulo, di ba? Mula sa simpleng workflow hanggang sa napaka-komplikado na kung saan yung mga baguhan is lalong nahihirapan mag-onboard dahil ang dami hindi lang kailangang aralin. Dati ang aaralin na natin, HTML, CSS, JavaScript. Tapos na. Tapos, konting PHP. Konting aral sa MySQL, query and mga queries, select, mga ganon. So, yan. Dahil sa dami ng mga technologies na involved, naging mas komplikado yung workflow. So, eto, pero merong way para i-standardize. Kaya nauso yung DevOps na term kasi dahil gusto nating standardize yung workflow natin across the team. Okay, so let's focus sa Drupal and Pantheon. Okay? So ano yung involved dito? Terminus. So ito yung command line interface ni Pantheon, ng Pantheon platform sa customer. So instead na pumunta ka pa sa mag-login ka sa dashboard, magki-click ka doon. So lahat ng 'yan pwede mo actually gawin via terminal. So merong API wrapper na kung saan pwede ka mag-execute ng command. The same kung paano mo gagawin sa dashboard. Okay, so GitHub. So, ito yung magiging main upstream ng code base natin. Circle CI, siya yung gagamitin natin na pang-integrate and pang-test ng mga changes from GitHub. So, Composer to manage PHP dependencies. So, si Lando para makapag at least test tayo ng mga changes natin locally. Okay. Bihat is for BDD and Git for version control. So yung last is yung Pantheon kung saan doon mo na i-host yung finished product. Okay. So yep, ito yung workflow. So from local, pag nag-push ka, yung kinumit mo yung mga changes mo, mapupunta sa GitHub and
mag-create yan ng PR diretso sa Circle CI. Si Circle CI ipaprocess yun. Irarun niya yung mga test and everything. And then, gagawa siya ng multi-dev. And once done, diretso sa, ano, sa master. Okay? Pero pag may failure, so hindi siya mag-merge. So, automatically dapat resolve. Okay? So, pag diretso ka naman nag-push up sa master, so diretso na siya sa environment. So, walang PR na mangyayari. Pero, ang ganitong practice, dinidiscourage since dapat by branch mag-develop ng feature. Okay? So, kahit na pa maliit na changes yan, still sa branch. Alright. So, here, mas detailed yung diagram. So, GitHub, Circle CI, yung artifact, dun nasa andyan mapupunta. So, custom code and configuration nasa GitHub. Yeah. Tapos, compiled assets, contrib modules, core modules. Yeah. So, one thing na kailangan lang na ano rito, kasi yung ibang, yung mga developer na galing sa ibang platform, una kaagad na kine-question is bakit kailangan i-commit yung compiled assets sa platform. Kasi normally sa ibang platform, once na nag-deploy ka, doon mag-run yung ano, compiler mo, doon siya magko-compile. Sa platform, hindi. Walang ganun. Bale, sa Circle CI sa mangyayari. So, ibig sabihin, kailangang ma-commit or included sa version control yung compiled assets. So yeah, nagiging ano yan eh, question ng mga developer na galing sa ibang platform kasi bakit ganun. Pero since by design yung sa platform sa Pantheon, ganun talaga siya. So yeah. Okay, so the good news is you don't need to learn most of these two of the tools involved. However, it is good that you at least know how they works. So yeah, kasi since naka-package na lahat-lahat itong workflow na to, so hindi na halos kailangan ng ano, mahabang onboarding para pag-aralan. So later on makikita niyo yan why. Okay, so demo. Masa demo na pala tayo. All right. So papakita ko lang. Ito yung guide namin. Docs. So susundan niyo lang to actually. Oops. Here. So ito yung guide paano mag set up ng CI/CD workflow sa platform. So let's start. Okay. So ano unang gagawin? So dapat meron kang, ito yung unang command. Assuming na may Terminus ka nang naka-install. So sa mga walang idea anong Terminus. So siya yung command line na ano, interface ng platform sa customer. So dito, oops. Wrong. Terminus, kung makikita nyo. So, ito actually yung mga commands na pwede kong i-execute against the platform. So, napakadaming pwedeng gawin. Okay? So, yeah. Let's start. Pantheon DA build tools demo. Okay, so manghihingi ito ng token
Kasi yun ang gagamitin niya, isa-save niya sa configuration niya local. So magpe-perform na siya ng mga ano ng validation. So saan ko siya i-host? So sabihin na lang natin na sa Panjon support or learning 5. So dito pinapapili lang niya kasi member ako ng iba't ibang organization, parang halimbawa company A, company B, company C. So saan company ko sa i-set up? So ito nagra-run na siya ng ano, nagse-set up na siya locally. Ito yung command na niraran niya, composer create project. So kung may composer knowledge kayo, madali niyo siyang maintindihan. Ano yung nangyayari behind the scene? So let's wait. So una lang naman to may katagalan. Yung pagsa-set up kasi sa-set up na yung project, sa-set up niya sa GitHub, sa-set up niya sa Circle CI. Pero yung continuous integration, mga CI/CD workflow, hindi lang limited sa Circle CI sa platform. Though yung documentation namin is mas focus lang sa Circle CI. Pero meron din kami documentation sa Jenkins, for example, if you want to use that. So may ganun din. And pwede rin naman sa iba. Kaso lang yun nga, walang ano, official na guide. Kasi yun nga, mas nag-focus sa Circle CI. So medyo matagal to. So alam nyo naman, medyo mabagal talaga si Composer sa pagbibuild kasi ang dami niyang ipupull. Kung ako sa inyo, timpla muna kayong kape. Thumbs up naman kayo kung nasusundan nyo sa chat. Pero at least alam ko. Pahingi ng thumbs up. Nag-yes. Yung mga nag-yes at thumbs up. Yan. Thank you. Wala na kaming kape eh. Yung mga pagtimpla. We don't have coffee anymore. Sorry. Alak na lang. Much worse. Wala na. Okay. May tagay na naghihintay sa akin after nito. Yeah. While waiting, I guess maybe if some folks have questions at this point. Yes, please. Please. Tanong na lang muna kayo or can write them down sa chat. Then we'll read it aloud and then there's some questions. Yeah. So pwede kayo mag tanong lang or pwede niyo i-ano sa chat. Kasi I assume na yung iba dito bago sa kanila to. Yep.
So ang dami niya actually yung ginagawa behind the scene using that single command. So ang dami niya sineset up. So now, nagki-create na siya ng site sa platform. So imagine mo yun. Using build tools, ang dami niyang tinanggal na dapat gawin natin manually. Deploying. Yan na. Sa-setup na siya ng Circle CI. So, pinapost na niya yung code base. Let's go to Circle CI. Circle CI. So ito na siya. Ay, saan na ba yan? Where are you? What's the name of the project again? Function date build tools demo. Under which one? Let's wait.
drinking water, I know, okay, guys. Tagal. So let's check kung nag-exist na to. Oops. Yeah, it does. Pero empty repo pa siya na ngayon. So, ibig sabihin, hindi pa siya napupo sa GitHub. So, konting pasensya. Still running. May tanong kayo. So, check natin sa Kanchon kung nag-exist na siya. This one, I think. The 8-bit tools demo. Function the 8-bit tools demo. Yeah. So ito na yung site. Let's check kung kailan siya created. So today. So ayan. Automatic na siya nag-setup. Wala naman tayong ginagawa. Yan, tapos na siya. Ano na yung ginagawa niya rito? Let's see kung may laman na. Wala pa rin. Readme pa lang. Wala pa rin dito. Let's wait. Kau na lang actually ito matagal ano. Matagal lang ganito. Pero yung mga subsequent yung mga pag commit ng mga changes madali na. Nag-post na siya sa GitHub. Let's check. Meron na ba? Yung. Dito na siya. So, ano pang next yung gagawin? Ayan. So, lahat done. Circle CI. Ayan. Ito na yung circle CI natin. Success, success. Running.
So, wait lang natin, matapos yan. Tapos ang kagandahan yan, makikita nyo rito kung may nagpipail kasi meron tayo rito, ano, ewan ko anong tawag rito. Basta mapapansin nyo dyan kung may nagfail yung ano, circle siya ito, failing. Pero since wala pa, okay pa naman siya. Alright, so hintay lang natin siya. At kung ano yung nangyayari sa site natin. Okay. Yun, tapos na. So, ano bang ginagawa niya? Tingnan natin. So, ito. Yun, nirara niya yung ano. Composer. Tapos na. Ganun lang kabilis. Matakbo ko pala. Oh, ito. Still running. Yan, tumatakbo pa. Deploy to function, ibig sabihin. Yan. Diretso siya sa dev. And done. Assume, tapos ka na boy. Still running pa rin. Ano pang ginagawa mo? Medyo delay lang to. Nauna na actually yung gagawin niya. Ah, meron pa nga. So, yun. Dan na ba tayo? Let's see. Punta na siya. So, nagra-run siya ng address of DB, meaning kine-check niya kung may mga bagong entry sa that install file. So, mga post deployment setup, config import, Draskas rebuild. And done. Okay. So, done na siya. Tapos rin sa wakas. Another one. So, ano naman tong isang to? So, tumatakbo yung ano to? Daming process ah. Bihat. So si Bihat naman. Ito lang yung matagal dito kasi lalo na pag marami ka ng Bihat test case, medyo may katagalan siya. So usual solution here is increase lang yung ano, yung capacity ng Circle CI kasi by default yung pre ano, tier nila is isa lang na ano na container. So pag nagdagdag ka actually ng container, parang naka-load balance, parallel testing, mas mabilis. Kasi kuminsan nagpi-fail to eh. So ang pag nag-fail yung ano nyo, dahil na-hit yung timeout, i-rerun nyo lang yung ano, for example, ganito. Pag nag-fail, try nyo i-rerun yung ano, yung build. Kuminsan napipix ng ganyan. Tapos kung hindi talaga, yan. Check nyo na lang sa error kung saan na siya nag-fail.
Yan, si Bihat. Tinatry niyang i-rerun yung ano, buong proseso. At yeah, ito yung ano dyan. Pinaka meat niya. So, in order to test some basic Bihat functionality as a webmaster user, I need to be able to see that the Drupal and Rust drivers are working. So, basically, mag-execute lang siya ng Rust command against the site. Pag nag-work yun, pag walang error na na-return, ibig sabihin working. So, ganun lang kasimple. So, kaya meron ditong ano, set up ng ano, DRUS para makakonect sa site. So ito yung ginagawa niya, nagki-create siya ng node. So si Bihat, napakatagal niya. Usually, for example, meron na kayo mga ano, 1,000 na test cases. Oras ang inaabot niyan eh. So dapat maalam niyo yung isang split. Gamit kayo ng ano, merong ano dyan eh. Runner, cluster runner ba yun? Ito yung gamit ko dati. Kasi meron akong project na halos nasa 2,000 yung ano, test case, cluster runner. Ang inaabot siya ng halos kalahating araw. Oh, ito yata yun. Oh, yan. Ito. So, ang ano doon, ang goal is, dahil may ganito, mayroon siyang ano, yung tawag nito, tag. So, pwede ka actually mag-execute ng Bihat testing mo na gamit yung tag. So, pwede mo siyang hati-hatiin. So, kung may malaki kang ano, server, for example, sa DigitalOcean, pwede mo siyang, for example, homepage, at something na kung ano man, at menu, mga ganun, or kung ano man yung tag mo. So, pwede mo siyang maranang ganun, separate. So, nakahati yung load. So, hindi, kasi, ano to, sequence eh. Uunahin niya, for example, yung si API, mga ganun, hanggang sa mobile API, and then next tag naman siya. So, matagal. Pero pwedeng mag-run ka via tag lang. Specify mo yung tag, dun, yun lang i-run niya. So, much faster kung marami kang, meron kang capacity. Malaking server. And pwede rin yung gawin sa CircleCI. So, naisip niyo, bakit importante ba si Bihat? Si Bihat kasi is titest niya yung functionality kung nag-work ba talaga. I-emulate na yung user kung for example, mula sa pag-login hanggang sa pag-navigate sa page na to, pag-click, mga ganon. So, mag-perform siya ng mga assertion. So, matcha-check mo kung tama ba siya yung behavior niya, expected behavior based dito sa ito yung tawag nila, ano ba yung tawag nila dito, gherkin yung tawag nito sa language na to. So siya yung pwede na siyang part ng documentation sa, tapos pag nag-create ka ng story ng halimbawa feature request, madali na siya intindihin yung mga stakeholder, mas maintindihan kasi medyo readable siya sa mga hindi technical. So, given page content, may title siya, page 1, page 2, and article content, ganito. So, and I am logged in as a user with the administrator role. So, when I go to admin slash content, then I should see page 1, and I should see page 2, and I should see first article, and then I should see. So madali siyang unawain. So, ganun actually. So, parang ito na rin yung pinaka-acceptance criteria mo ng lahat.
So pag hindi nag-success to kay Bihat, ibig sabihin may mali sa pagkaka-develop. May mali doon sa functionality. So ganoon lang sa kasimple. So ayun. Niraran lang niya lahat ng mga example na test ano case sa na meron tayo sa Bihat na ano folder. So kaya medyo matagal siya. So hindi advisable na pwede naman mayat maya mag-commit ka, pero kung naghihintay ka ng result medyo may katagalan kung basic na ano lang ang gamit. So dapat powerful yung CI para ano mabilis. I'll be here. So ito yung ginagamit niya na extension, yung ano gawa ni Jonathan. So kung gusto niyo explore to at gusto niyo intindihin or gusto niyo meron kayong mga override magana. At saka mabilis din pala to for example ano. Kasi I think by default UI yung ginagamit niya na ano na driver. So pwede niyo ring i-configure si Bihat na gumamit ng ano headless browser para at least mas tipid sa resources. For example ano ba yung mga ano Ghost yata ano ba yun? Casper, JS, maganon. So, yun ang pwedeng gamitin nyo na pang browse. So, via terminal lang siya, headless. So, na-eliminate na yung mga necessary na ano. Yung mga hindi necessary na kailang i-load pa. Mas mabilis. So, cleaning up. Anong ginagawa niya rito? So itong nag-clear cache na siya. And are you done? Mag-iba na yung kulay niya. Yun. So done na tayo. So may tanong? Baka in-expect nyo na bakit hindi lumabas to. Kasi meron na ako nakasave sa local ko eh. Okay. So, dumaan na tayo dyan. Dumaan na tayo dyan. Working locally. So, paano ko ngayon i-access yung code base? Dito ako nag-run kanina, di ba? Pero wala yung code base dyan. Ano ba yung pangalan natin kanina? Pantheon D8 Build Tools Demo. So, i-clone natin. Let's try to clone. Kasi yung kanina is kine-create lang ngayon sa temporary directory. Tapos once done, i-destroy na niya. So, ito yung tamang proseso. I-clone lang natin pagkatapos ng process. So, yan. So, ls cd function d8 demo. Cool. So, pag chinek natin yan, ito na siya. Cd web ls. So, wala siya.
What I mean is, wala yung code base yung mga, for example, mga contributed. So wala yung Drupal core kasi kailangan pa nating i-run yung composer. Okay? So Lando composer install. Composer. Ayaw niya. Let's go back sa script. Okay, hindi ako gumamit ng Lando rito. Sige, composer install. Ah, okay. Naintindihan ko na. Kasi hindi pa natin na-set up. Mamaya, makikita niyo kung bakit. 2 years na kasi. Nakalimutan ko na itong slide. So, bakit natin kailangan mag-pull uli? Ay, kasi yung mga ano lang, bare code base lang yung nandun. Wala talaga yung Drupal. Ano. So, lahat ng dina-download, wala siya by default. So, let's CD. Saan na ba ako? Oops. Yan. So, na-download na natin yung mga kailangan. Now, ang kailangan natin gawin is i-run yung itong command. So, Lando init recipe. Mali yata. Anyway. So, the reason kung bakit kailangan natin ng tamang recipes dahil siyempre yung remote platform natin expansion. So, dapat naka-tailor dun yung setup ni Lando. Ano ngayon yun? Anong pangalan mo? Function. Oh, yung Docker ko. Patay. Wait lang. Pandarin ko muna yung Docker. Yan yung error pag patay yung Docker. Kasi yung makina natin di umaandar. Mawala naman yan pag umandar na si Docker. Medyo may katagalan. Done. Oh,
Ayan, sineset up na yung ano, local server. Okay. Almost done. Error. Saan siya nag-error? Error daw. So, merong error. Bakit siya nag-error? Ulitin natin. Could not find app in directory or reasonable amount of request above it. La. Lando.xml. What the heck? Ano ba yan? Wala yung .lando.yaml. So, ibig sabihin, may problem siya. Hindi na-create. Hindi siya nag-fetch. Ah. Tagal mag-respond ng API. Anton DA. Come on. Baka may tanong kayo habang naghihintay tayo. No questions? Yeah, meron. Chat 2. Last 10 minutes. Yep. Okay, so hindi ko na hintayin to na ma-set up. Medyo kapos tayo sa oras. So let me explain. So, para mag-develop locally after running, setting up the build tools, the site and then the Circle CI. So, i-clone nyo yung code base locally. Pagkatapos ng i-clone, punta kayo doon sa root directory, run composer install. Once done, i-initialize nyo yung Lando setup via Lando init. Make sure na yung recipe na gamit nyo expansion, otherwise hindi siya mag-work. Tapos, mag-Lando start. After running Lando start, since na-set up na yung site doon sa dev environment nyo dito. And running na siya. So, ang gagawin nyo next is magla-lando pull kayo. Lando pull, code base hindi nyo kailangan i-pull kasi na-clone na locally. So, none ng value. Pero yung database and files, yung assets, files directory, so, ang value niya is dev. Meaning, hugutin mo ang database
mula dito sa dev environment, pati ang files papunta sa local ko. So, ganun. And then, yun, pwede ka na mag-develop. Mag-develop ka ng mga custom modules or custom teams. Okay? So, always remember na pag nag-install kayo ng module or teams, gamitin yung Composer kasi para ma-set up yung mga dependencies properly. So, paano kaya automate? For example, CL, nagde-develop din ng co-developer ko. So, yung mga ginawa niya, paano ko i-install sa local ko. So, pwede yan. So, via .lando.yaml lang ang tatandaan nyo para i-configure yung lando nyo. And, name, dito yung site name o yung app name. So, actually, hindi mo na kailangan ninyong galawin yan. Patchon recipe, by default, pag nag-run ka ng lando init, given na yan. So, actually, sinasabi mo kay Lando na i-pattern yung setup mo sa local kung ano man yung upstream provider na gamit mo. Sa case natin, expansion. And then, configuration. Ito na yung kung gusto mo mag enable ng mga xdebug, for example, sa debugging, mga ganun. So, anong draft version, kung anong gusto mo, bukod doon sa pinoprovide ng platform. So, ito dito. Pwede mong i-override. Okay? And tooling. So, for example, yung build nyo. For example, si Gulp nagre-require ng Node.js. So, pwede ka mag-attach ng Node na service. Phantom.js, mga ganon, NPM, or whatever, mga library sa WKHTML, PDF, Tika, mga ganon. So, yan. Pwede nyong i-inject dito sa .yaml. And para mag-automatic build siya, so sa kada run ko ng app, for example, nag-lando start ako. Halimbawa, pag-gising ko sa umaga, lando start. Kasi mag-start ako mag-work. So, ito. Ira-run niya to. Or kung gusto mo, halimbawa, in the middle of the day, mag-lando restart ka para automatic siya mag-run. Okay? Para ma-pull ko yung mga gawa ng mga kasama ko. Alright, so ito yung mga gagawin niya pagkatapos mong pull, for example, post-deployment operation. So magko-compose install ako, mga ganito. So run ko yung mga DRAS commands, mag-gulp ako, mag-npm install, etc. Okay, so yep, 9:58, questions? Sabihin mo lang, El, pag stop na ako, ha? Pag nandiyan na si Carl. Yep, no problem. So, we can take questions. Any questions? Actually, I have someone who asked something about this yesterday. I'm trying to look for it. Yeah, kung may tanong kayo, pwede nyo naman itanong personally. Yeah. Or tanongin si El, tapos pasa nyo, si El, pasa kayo sa akin. I think the common question yesterday was, how is this gonna be useful for a newbie? I think that was the question yesterday. So useful to sa newbie kasi last time yung ng onboarding. So basically, mayroong someone ng magaling sa team mo na naka-set up na to yung mga yung recipe na to tapos yung mga necessary configuration sa organization. So kailangan mo lang gawin is halimbawa bagong hire ka, i-run mo lang yan locally. Tapos yan, ma-set up na yung So mas makakapag-proceed ka na sa development na hindi mo kailangan intindihin kung ano yung gamit mo. Diba? Since naka pattern naman yung setup mo sa buong team. Ayun, later on, meron ka ng time pag-intindi kung hindi ka na busy. Okay, got it. Okay. Thank you, Gerald. So, if there are no more questions, thanks ulit.
We will now move to our next session. Okay, thanks, Gerald. Okay. Pause ko lang muna recording or stop ko muna and then re-record.